Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento. Ihahatid namin sa inyo ang isa na lamang edisyon ng IBC Express Balita sa hapon ito. Sa ating top stories, panukala ang pagdaragdag ng mga distrito, pag-uusapan na sa Kongreso. Asawa ng broadcaster na si Ted Filon, inihatid na sa huling hantungan. Independent Oil Company nag-anunsyo ng price increase. At persons with disability, nanawagan sa gobyerno na tulungan silang makahanap ng trabaho. Pagdedebatehan na sa plenaryo ng mababang kapulungan na ang mga resolusyong naglalayong dagdagan ang bilang ng mga congressmen. Ang detalye sa Express Balita ni Christina Tanyo. Nakatakda ng pag-usapan sa plenaryo ang panukalang pagdaragdag ng mga mababata sa Kongreso. Sa House Bill 5943 ni Representative Raul Gonzalez Jr., 350 na mga kongresista ang tinutulak nito para maging miyembro sa Kamara de Representantes. 300 miyembro naman ang nilalayo ng House Bill No. 6005 kung saan isa si Speaker Prospero Nograles ang author ng naturang panukala. Paglobo ng populasyon sa bansa ang tinuturong dahilan kung bakit kailangan magdagdag ng mga kongresista. Sa gitna ng krisis, isang mas malaking pera, yung question of practicability, scarce public resources, at yung question po ng timing dahil nga nasa krisis tayo ngayon. But those who would like to run for congressional seats are those who are really interested in the job of lawmaking. But I will not be the first congressman to give up yung pork barrel ko. Kailangan sabay-sabay lahat. Sa apat na panukalang batas na tumatalakay sa pagdadagdag ng kongresista, 3 dito ang aprobado at dediretso na sa plenaryo. Kabilang dito ang House Bill 5962 ni Lanao del Norte Representative Vicente Belmonte. Naglalayon ito na magkaroon ng reappointment of legislative districts o pag-aayos sa mga distrito na aangkop sa populasyon ng mga ito. Isang pwesto sa House of Representatives ang makukuha kada 250,000 na residente ng isang lugar. Pero ang House Bill 6114 na pumipigil sa paglobo ng bilang ng mga kongresista, titimbangin pa kung kakayanin ang malawakang pagbabago na dala nito. Sa ilalim kasi ng panukala, hindi dadagdagan ang kasalukuyang bilang ng mga kongresista na 250 members, pero 400,000 constituents ng bawat distrito ang hahawakan ng isang kongresista. We will not deprive any present district from representation because what has already been established by law has vested rights already. We're talking about the additional districts that will require 400,000. Ako si Christina Tanyo, Nagbabalita Express. Pinagtanggol naman ng Malacanang ang napipintong pagpasok ni retired General Jovito Falparan bilang isang party list representative sa mababang kapulungan. Ang detalye sa Express Balita ni Maricel Halili. Hindi tutulang palasyo ng Malacanang sa karagdagang 32 kinatawan ng party list sa Kongreso na inaprubahan ng Korte Suprema. Ayon kay Executive Secretary Eduardo Ermita, makakatulong ang hakbang na ito upang mabigyan ng mas malawak na representasyon ang iba't ibang sektor sa deliberasyon sa mababang kapulungan. Pero hindi pabor ang ilang mambabata sa hakbang na ito dahil sa umano'y kakulangan sa budget. Hindi naman dapat kailangan na maapektuhan yung current operational budget ng every congressman. Eh, pwede naman kami mag-supplemental o gumawa ng paraan para doon sa bagong uupo. Malaking problema pa rin yan eh. Pangalawang problema yan, yung opisina. Tingin ko po, tatanggapin lang ng mamamayan ang mas marami pang miyembro ng House of Representatives kung kasabay nun, i-abolish na yung pork barrel. Yun po yung issue ng dagdag na gastos, yung practicability ng inaprubahan nilang bill ngayon sa gitna ng kasalukuyang krisis pangkabuhayan. So, the benefit of having more of the party list members in Congress is that there'll be wider, much wider participation
in addressing the problems that our citizens have as far as their aspirations are concerned. Dahil sa desisyong ito ng Korte, magiging miyembro na rin ng Kongreso si dating Military General Jovito Palparan sa pamamagitan ng Bantay Party List Group. Si Palparan ang binansagang berdugo ng mga militante dahil sa umano'y kaugnayan nito sa extrajudicial killings, bagay na matigas naman niyang itinanggi. Ayon kay Bayan Secretary General Renato Reyes Jr., hindi sa Kongreso kung hindi sa bilangguan ang dapat nakahantungan ni Palparan dahil sa mga kaso nitong may kinalaman sa paglabag ng karapatang pantao. Pero para kay Secretary Ermita, malaki ang magiging kontribusyon ng dating militar sa sangay ng lehislatura, partikular na sa paglalatag ng batas na may kinalaman sa insurgency at seguridad. Hindi daw kasi matatawaran ang karanasan nito bilang dating kasapi ng sandatahang lakas. Palparan, he'll be able to contribute a lot, especially on possible laws pertaining to how to address our insurgency problem, including our secessionist problem in the South, and including other activities that has something to do with the breach of the law on security and peace and order. Ayon pa sa kalihim, maiging ipagpaubayan na lamang sa prosesong legal ang pagdinig sa mga kasong isinampa laban kay Palparan. Ako si Maricel Halili, Nagbabalita Express. Pinaparesto ng Senado ang may-ari ng isang recruitment agency na nangako ng trabaho sa ilang Pilipino sa Dubai. Hindi dumalo ang mga may-ari ng recruitment agency sa pagdinig ng Senado ngayon. Ang detalye sa Express Balita ni Jeffrey Zaide. UIM International Services, partikular sina Connie Paloma at Elmer Lim. Ito'y may kinalaman na rin sa questionable at maanomalyang pagkuha nito sa halos 130 bus driver patungong Dubai na kalauna naman ay walang nadat ng trabaho doon. Sa sinagawang pagdinig ng Senate Labor Committee, iginiit ni Labor Committee Chief Senator Jingo Estrada na napakalaking modus operandi ang ginawa ng CYM na maliban sa bogus na trabaho bilang bus driver sa Road and Transport Authority ng Dubai ay mas malaking kalokohan pa ang lending scheme nito. Sa nasabing lending scheme, halos 300,000 piso ang naipautang ng mga aplikante kapalit ang mga post-dated checks sa loob ng 15 buwan. Sa napakatinding tubo, lolobo ang kanilang inutang sa halos kalahating milyong piso. No-show sina Connie Paloma at Elmer Lim sa pagdinig kanina, pawang mga biktima lamang ang napagsalaysay ng kanilang matinding sinapit. Katakot-takot na kaso na naman ang nakaumang na sa Justice Department laban sa CYM. Pinag-aaralan na rin ang susunod akbang laban sa 12 asa pa na nakipagsabuatan sa CYM. Kabilang sa mga kaso ay ang illegal recruitment, swindling at large-scale staffa. Nangako naman ng Philippine Overseas Employment Administration ng karampatang tulong sa halos 100 pang manggagawa na nananatili doon. Sisilipin naman ng Labor Committee ng Senado at POEA ang posibleng pag-alalay sa pagbabayad naman ng utang mula sa mga lending agencies, kabilang na nga dito ang Asia United Bank at RRJ Haba Financing Corporation. Jesus? Fizide, nag-uulat ng live. Samantala, sinisi ni Justice Secretary Raul Gonzales ang Senado bunsod ng mabagal na pag-usad ng mga kaso laban sa printed firms. Ayon kay Gonzales, hawak pa rin ng mga senador ang mga ebidensyang kailangan ng mga korte para sa kanilang paunang investigasyon. Babala ni Gonzales, kapag hindi pa rin ibinigay ng mga senador ang hawak nila mga prueba, ay mapipilitan ng mga korte na i-dismiss na lamang ang naturang mga kaso dahil sa paglabag ng Senado sa kakulang proseso. Pero kung ang DOJ naman daw ang tatanungin, ginagawa nila ang lahat para umusad ang mga kaso laban sa printed firms. Kasabay nito, nanawagan si Gonzales sa publiko na maging mahinahon at magtiwalang ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para maresolbahan ang nasabing issue. Nais ipatigil ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting ang pag-eere ng political ads sa TV at radio. Ayon kay PPCRV Chair Henrietta De Villa, dapat malaman ng mga politikong gumagawa ng naturang ads na hindi kaaya-aya sa publiko at isang pagwawalang bahala ng batas ang ginagawa nilang infomercials. Aniya, halata namang pangangampanya lamang para sa 2010 elections ang hangarin ng mga ito.
nangangamba rin umano ang PPCRA na baka nagagamit ang pondo ng gobyerno para sa naturang ads. Babala ni Divilla, iboboykot nila sa 2010 ang mga politiko ngayon pa lang ay nangangampanya na sa pamamagitan ng media.